whatever you have read to from the book of Acts, it doesn't mean that we need to follow the same. The book of Acts remain to be historical. That is a narratives. It tells us how the first and the early Christian community lived, how they responded to their issues, and some scholars they called it the book of Acts is called as the Gospel of the Spirit. Because from this book you will notice that the Holy Spirit is very, very active. And they, some of them, they call it the Acts of the Apostle. Some of them, they call it the Acts of the Holy Spirit. But the most accepted name is Acts. Ang mga gawa. Ano, ang mga gawa. Hindi na inattribute kung kanino. Kung mga gawa ba ito ng mga apostol. Dahil reading the book of Acts will tell you how the apostles, particularly Peter, and Paul, parang nakapokus sa ministry ni Peter and Paul yung book of Acts, ano, na the early chapter about the ministry of Peter. Pero pagdating sa middle up to the end, nakapokus siya sa ministry at apostleship, na the ministry of the Apostle Paul. Again, the book of Acts is considered as the second volume of the second volume of the book of Luke, the Gospel. The author again is Luke. You will notice that. Again, he wrote it to whom? Again, to Theophilus. But we need to be careful. Ano, consider it as the second volume of the Gospel of Luke addressed to Theophilus again. Mukhang patron talaga ni Luke si ano, si Theophilus. The best way of reading it, Theophilus could be the governor. It's either the governor Festus or Felix. Because in the book of Acts, yung pangalan na yon, Theophilus, ay naka-address din kay governor. Mukhang ano ito, mukhang seemingly in line with those who believes in Jesus. Kaya at least that's a good ano in the eyes of Luke, na mayroong isang naging leader ng community, political leader, na nagsusupport doon sa publication ng Gospel of Luke. At saka magaling si Luke kumuha ng donor, ano. Remember that Luke is a medical practitioner, the physician. He is not one of the 12, but basically a good writer. Dalawang mahabang volume ang nasulat niya within the New Testament. But several ancient historians do use the word of Acts to describe the narratives in which they recounted the heroic deeds of individuals or cities. Again, this book is considered as historical, ano? For it records the experiences of the early first century Christianity. It records the movement of the evangelistic mission at the early Christians, of the early Christians and the apostles. Kaya yung mga ministry niya nakapokus doon sa mga lugar na the gospel was actually proclaimed. The records of the book of Acts, not just accurate but honest, ano. Ni-record din dyan yung pag-aaway ni Paul at saka nila Barnabas, yung mga separation na madalas din mangyari ngayon sa evangelical, ano, yung mga split, mga nangyayaring pagtatalo. But the book of Acts ay ni-record yung mga early experiences of the first century Christianity, the mission work, papaano yung gospel ay naipakalat. The most important thing in the book of Acts is the acts of the Holy Spirit. How the Holy Spirit guided the apostles, the church. In fact, napaka early nung document, ano? There was a time in the book of Acts na if you are aware of the book of Acts, yung kay Ananias and Sapphira,
Do we practice the preaching of the book of Acts? Yung willing to give the wealth, the willingness to surrender the resources for the ministry of the apostles. It records also the mission work of ni Paul, yung mga mission work niya na nakapokus sa Asia Minor, sa region na mukhang European, ito ang European ngayon, makikita natin sa Book of Acts yung active participation ng Holy Spirit, papaano gumagawa, at dyan na record yung yung conversion mismo ni Apostle Paul, na ang dating pangalan ay Saul, at nung na-convert siya ay naging Saul means proud, yung mayabang. In fact, in that book, they recorded, Luke at least recorded, mukhang honest si Luke na mag-record, dahil seemingly mukhang disciple siya ni Luke, ni Paul, di ba? At si Luke, probably disciple ni Peter at saka ni na-influensahan masyado ni Peter at saka ni Paul. But basically, ni-record niya din yung conversion ni Paul. Na when Paul encountered Jesus, the resurrected Jesus, and resurrected Jesus na yung na-encounter ni Paul sa daang Damascus when he was licensed by the Jewish elders, the Jewish community, the leaders of Israel, particularly the Pharisees, to kill those who believe in Jesus. But he cannot fight the power of Jesus because on the way, on the road to Damascus, he encountered the resurrected Jesus and he was blinded for how many days? 3 days also, no? Three days. And after that, he went to Saudi Arabia. And probably, ang record ng Philippians tells us that he went to Saudi Arabia and undergo with the learning process kay Gamaliel. At mukhang doon niya natutunan yung pag-understand ng gospel at ng Although the Gospels were written first, but from that, mukhang nag-aral siya kay Gamaliel ng, mukhang si Gamaliel ay expert ng law. And somehow, Gamaliel explained to Apostle Paul, to Paul, kung ano yung meaning talaga ng Gospel and then the law. What is the relationship of the law and the Gospel. At kaya pagdating doon, nagsulat na din si Apostle Paul at ganun niya yung understanding niya, So, basically, what you have seen in the book of Acts, what you can read from the book of Acts, it tells us of the experiences of the first century Christianity. Not necessarily kung ano yung nandun, magagayahin din natin, dahil doon may, sa modern churches ngayon, there are groups who insist on the speaking of tongues. Yung nagtatangs, ewan ko kung nakakakita kayo niyan yung mga sa salita ng mga hindi naintindihan. Pero hindi din pinapaliwanag kung ano. Sa doctrine ni Apostle Paul sa Corinthians, if there is someone who speaks in tongue, there should be someone who must explain. Huwag yung nag-iingay lang. Dahil kung may umaten daw sa church na hindi naman naintindihan yun, maguguluhan lang. Kaya sabi ni Paul, hindi natin totally rejected ang speaking of tongues. But if you will speak in tongues and then nobody will interpret, you better talk to God in a personal way if that is your experiences with the Spirit. So historical ang Book of Acts. Not so much doctrinal. Hindi ito doctrinal na kailangan nating kuhanan ng mga doktrina kasi ito ay historical books na ni-record ni Luke yung mga nangyari noong unang siglo ng Kristyanismo. Papaanong yung mga church ay dumami. In fact, yung mga churches, lalo na sa Rome, mukhang bunga lang nung the day of Pentecost. Yan ang isang magandang record sa Book of Acts, yung the preaching of Peter. Pero tingnan natin mabuti yung preaching ni Peter. Doon kasi nagkaroon ng record ng speaking of tongues. What does it mean? Yung preaching ni Peter, he is preaching in his own language and yet, nadidinig ng listeners according to their language or dialect. Yun ang speaking tongues. Hindi yung modern speaking of tongues ngayon na wala ka talagang maintindihan.
na kung ano-ano, hindi mo alam kung ano yung sinasabi. Nakaka-encounter pa kayo ng ganun? O ganun ba sa church ninyo? Or what? We don't appreciate too much ano, yung ganung ingay sa church. Ang ina-appreciate natin, yung malinaw, kasi in the writings of Paul, sa Corinthians, God is the God of order, not disorder. Ano, pag yung gift mo, ng, kasi merong ganyang church, merong ganyang a group of believers who will insist for you na hindi ka pa convert, hindi ka pa Christian kung hindi ka pa nag-speak in tongues. May ganung grupo. Ano, na, at tingin nila, sila lang yung pupunta sa langit dahil sila lang yung nag-speak in tongues. Magulo langit pagka gano'n, no? hindi meaningful, hindi healthy. But the things that they are attributing as speaking in tongues actually is different, because from the preaching of Peter, he is preaching coming from his own language or dialect, and then his message is being heard according to the language or dialect of the people who are listening. And then the fire from ano, fulfillment kasi yon ng promise kay Joel in the book of Joel, the prophet Joel, na there will come a time that the Spirit will pour out fire and will speak. Kaya iba yung meaning. Ano ang isang discussion sa book of Acts, yung what do you mean by being filled with the Spirit? Or the feeling of the Holy Spirit. The popular verses in the book of Acts, why do we notice that this is from the same writer, Luke? Tignan nyo ang Luke, chapter 24. Ano yung pre-namish niya? No? You wait for the Holy Spirit. Luke, I think the last part of chapter 24, yung tagubilin, ano? Luke at least informed them that they should wait from the Holy Spirit. Was that in chapter 24? And then in Acts chapter 1, verse 8, you see the fulfillment of that promise. Acts 1, verse 8, ano nang sabi doon? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. Well, the big direction is that from the Gospel of Luke to the book of Acts, yung gospel message ay hindi na nakaano, ang direction na nung ano, meron na siyang direksyon na nagkaroon na ng to the uttermost part of the earth. Seemingly, included na sa ma-evangelize, mapoproclaim ang gospel ni Jesus Christ outside Israel. As promised by the chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. So yung location, ano yung mahalaga makita natin, yung direction ng proclamation ng gospel, it should be preached in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. So seemingly, the book of Acts gives us the idea nung direction ng gospel, na talagang ang gospel ma-proclaim not only within Jerusalem, but even outside. Basically, nakarating na nga sa atin. Ano? Ewan kong napanood nyo yung movie na The Book of Eli, na pinakita doon yung direction ng book na yan. Ano? Although, The Book of Eli seems to be violent, ano, na yung closing, yung gospel, yung Bible ay papunta na sa West. But it remains to be important for us na in The Book of Acts, it was recorded how the people of God offered their resources. Record kasi ito ng mga missionary work, ano, kung may, tapos may mga conversion, sino yung mga naunang naging Christian sa Europe, sila Lydia, sila iyan yung mga sinulatan ni Apostle Paul sa Romans. Yung mga names na nandun ay doon nagsimula ang
gospel sa land ng, sa continent ng Europe. At alam naman natin na ang gospel na dumating sa Pilipinas ay Americanized na, no? Dahil development ng history ng humanity from Europe to United States. The people from United States are actually people from Europe na tumakas dahil sa religious persecution din. Ano? From there, yung gospel ay kumalat na ng kumalat hanggang sa dumating dito sa atin noong 1898. Of course, 1521 ang unang dating nung through the Catholic colonization ng sa Spanish nila Magellan, ano, they require our natives to choose between the cross or the sword. Kaya yung evangelism nung nila Magellan noon ay talagang by force ay kasi nung nagkakagulo sa Europe nung 1521, si Martin Luther ay nagda-diet ng worm. Ang sabi doon, the diet of worm. Si Martin Luther ay nakikipaglaban sa Catholic faith dahil nag-ano siya ng Reformation when the Catholic Church abused the power of the Pope dahil nagkaroon na ng indulgences. Ano, the Pope is seemingly selling the heaven. Na nag-react si Martin Luther, yung isang Catholic monk o priest. Nag-react siya na, let us go back to the gospel, to the Bible. At until such time na ganito. So, at least, the Book of Acts, hindi lang niya ni-record kung ano yung mga nangyari sa first century Christianity. Nagkaroon din doon ng promise na this gospel will be proclaimed outside. At natutupad yun up to now. Ano? Sa atin na narating na halos ng gospel, 100 taon na mahigit ang ebanghelyo dito sa atin coming from the evangelical since 1898. I think ang Koreans, they received the gospel 30 or 70 years ago, but the growing numbers of Christianity in South Korea, how many? 130 years. But in the Philippines, we received the gospel 1898. So, but the growing number of Christianity in South Korea, sila pa yung mga nag-missionary dito sa atin ngayon. Ano? But the gospel in South Korea, actually, full of blood din. Ano? Marami sa kanilang martyrs. We have seen the martyrs from South Korea. Dito sa atin, konti pa ang martyrs dito sa atin, kaya mukhang hindi masyadong lumago ang gospel. Ano? But of course, yung makikita din sana natin sa Book of Acts, how the first century Christianity willingly offer the resources, ano, for the mission work. Yun, makita natin na magandang ano yun, na ang Christianity design talaga ni God na yung gospel ay ma-proclaim. The gospel must be preached even outside Jerusalem, but it should be preached with the people of God who will be witnesses and the willingness to finance the gospel. Wala talaga, hindi yung gagalaw ng walang willing na mag-promote at magbigay ng ano. So the key verse in the Book of Acts is 1:8. Seemingly nahahati yan sa chapter 1 to 13, mukhang Peter ano. Tapos yung mula diyan sa 14 ay mukhang ministry na yan ni Paul up to then. Dito natin nakita yung this is the record of mission work also. Nakita natin na silent na yung chapter 28 kung ano talaga yung nangyari kay Apostle Paul. Na malalaman natin na si Paul was probably executed nung kanyang plano na pumunta sa Spain. Pagbalik niya sa Rome, dumaan siya sa Rome dahil yun ang nakalagay sa Book of Romans na from Greece o Corinth, Macedonia, pupunta siya sa Jerusalem to bring the offering of the Macedonian community of faith. Yung financial gift ng Macedonia, dadalhin niya sa Jerusalem. From Jerusalem, pupunta siya sa Spain, pero dadaan siya sa Rome. At ang huling pupuntahan niya talaga, Spain as his last missionary plan. But it was not happened. When he go back to Rome, para dalawin yung mga Christian sa Rome, na sinulatan niya sa Epistle to the Romans, doon na siya nagkaroon ng mga imprisonment. At yung final imprisonment niya, mukhang doon na nangyari at na-execute siya. Probably, mga 63 AD during the time of Nero.
At siniro na ang mukhang nagpa-execute kay Paul. At beheaded siya, no? Yung maliwanag yan sa 2 Timothy na nakita ni Paul yung kanyang death. Kaya sabi nga doon, mayroon siyang premonition sa letter niya sa 2 Timothy na my departure has come. Mukhang nakita niya sa kanyang final imprisonment na yung pinaka-plaza ay may piniprepare na i-execute. And probably he was informed by some of his friends na ang i-execute doon ay si Paul. Siya mismo. Ano. Kaya he asked his disciple Timothy to visit him and to bring his cloak and his books. Probably po, and also for comfort dahil mahirap naman yung i-execute ka, wala ka malang kasama doon. No? At least nagsiguro-siguro si Paul na may magtatabi ng kanyang body. But he willingly died also. And he was executed by being beheaded. Ano? Yung pinatalikod siya, pinayuko, na pinatong sa sangkalan yung leg niya. Yung pinaka-brutal noon, yung may babaksak na bakal galing sa taas. Dito yung tama, ano? Cut yung head ni Paul. Naghiwala yun. That was the end of his life. Probably that was 63. Yung last plan niya na pumunta sa Spain. At tingin niya, ang sabi niya sa Romans kasi, tapos na yung gawain dito sa Athens. Tapos na yung sa Europe, mukhang sa soil ng Greece, na i-preach niya na sa lahat yung gospel. That is his statement from the book of Romans, na pupunta ako dyan, pero dadaan ako papuntang Spain. Pupunta ako sa inyo, dadaan ako sa inyo. Probably, the book of Romans ay huhingi siya ng financial support sa kanyang mission work sa Spain. Pero hindi ganun, no? Hindi lang ganun. Dahil ang Book of Romans ay bakit heavily theological. So the Book of Acts is also called the Gospel of the Spirit. This is historical, theological also, but this is, the book was written for Christian edification. Madaming kumukuha dito sa model, ano? Yung mga ministry ng mga Dorcas was recorded in the Book of Acts. Kung paano yung mga baba, may mga issue din doon, ano, na common issue sa atin, ano, na nung nagkaroon ng distribution ng food, napapaboran yung mga Hudyo kasi ang taga-distribute, Hudyo. So yung mga Gentile, hindi mas nabibigyan, kaya ang daming reaction. Na mukhang nagkaroon din ng mga pagsasaayos na dapat din natin makita yung mga ganito.